Good morning mga kabayan, Success Fortified Trader is back. Magdi-discuss po tayo about fundamental analysis sa Philippine stock market. Disclaimer lang, I am not a professional trader. Ako po ay isang retail trader na katulad nyo. Lahat ng information na isi-share ko sa inyo ay based on research and experience lang po sa Philippine stock market trading. So, it is your sole discretion to take my advice. Pwede naman kayo mag-research din, pero gusto ko lang i-share ang aking nalalaman. Ang fundamental analysis ay ginagamit ng mga professional traders at yung mga value investors. 80% stock picking is based on fundamentals sa mga professional traders. And 20% lang ang technicals. Ang technical analysis ay ginagamit lang nila sa pag-time ng entry. Kasi sa pagkakaalam ko, pag nagtanong ang mga boss sa mga professional traders, tinatanong sila kung bakit nila napili ang stock na yan, ay hindi nila sasabihin dahil nag-cross ang MACD. Hindi nila sasabihin ganun. Siyempre, meron silang mga fundamental analysis na ginagawa. Kasama na doon, di ba? So, pipili ka ng stock. So, idea generation muna. So, magta-top-down analysis ka. As mag-build ka ng ideas, ginagamitan nila ng bottom-up approach. So, pagkatapos, nililink nila itong mga idea na to sa stock market. Kung ano ba yung mga stock na worth it or may value. Tapos, ina-analyze nila din yung mga fundamental drivers. Of course, yung mga disclosures. Makita naman natin dito. Disclosures, titingnan natin mamaya ang mga example lang dito sa mga disclosures, di ba? Pag tinignan niyo, punta lang kayo dito sa website na to, edge.psa.com.ph. Libre naman yan, yan dito. Tapos company disclosures, example sa Togo. Ano yung mga disclosures nila? Tinignan mo dyan, lalabas yung kung may nag-acquire sa kanilang shares. For example, yung mga directors nila nag-acquire ng share. Of course, ang nakakaalam sa company is syempre yung mga may-ari ng company, bakit bumili sila ng sarili nilang mga shares. So, siguro pag bumili sila ng mga shares, makikita mo dyan, siguro may magandang kalalabasan ang isang company. So, tapos tinitingnan din natin, pag fundamental analysis, syempre, tinitingnan natin kung overvalued bang isang stock or undervalued. Siyempre, ang bibilhin mong stock yung undervalued kasi mura. But, kahit undervalued siya, titingnan mo rin yung health ng company. Pagkatapos nyan, doon ka na papasok sa technical analysis. Itatay mo na yung entry mo. Tapos, alamin mo na yung price action. Tapos, yung market condition. Kung ano bang klaseng market. So, bullish ba? Bearish ba? Range ba? Nasa range bound ba siya? Tapos, titignan mo yung investor sentiment ng stock na yon. Kung marami bang bumibili sa stock na yon. Tapos, i-define mo yung entry and exit mo. Pati yung risk. So, dito na rin papasok yung trading psychology. Kasi i-assess mo yung sarili mo eh. Bibilhin ko ba to o hindi? So, syempre, sabihin mo sarili mo, dapat kong sundin yung aking trading strategy. Ayun. Tapos, siyempre, susunod mo yung risk management mo para malimit mo yung talo mo. Tapos, ma-cope up mo yung mga talo mo. If example na talo ka, hindi ka mag-realize sa isang idea lang. Ang pinaka-popular na pag-evaluate ng health ng company at saka undervalued ba siya or overvalued is yung price-earnings ratio or PE ratio, di ba? Tapos, meron din tayong tinatawag na EV-EBITDA. Ang EV-EBITDA ratio ay yung tinatawag na enterprise value and earnings before interest, taxes, depreciation, and amortization. So, ito yung pinaka-common na ginagamit sa business valuation. Kung marunong din kayo mag-calculate ng intrinsic value using DCF or DDM or kung ano-ano pang ibang klaseng calculation, pwede rin tingnan nyo yung intrinsic value ng isang company.
Ang DCF yun ang tinatawag na discounted cash flow. Ang DDM ay dividend discount model. Yan din ang ginagamit ng mga analyst sa pag-calculate ng intrinsic value ng isang company. Pag ang price sa isang stock, current price, ay mas mataas sa intrinsic value, ibig sabihin nun, overvalued na yung price ng isang stock. So, mag-example tayo, mag-compare tayo ng dalawang stock kung ano magandang bilhin. For example, dito tayo sa property sector. Search lang. Lalabas dito lahat ng property sector stocks. So, kukunin natin sa ating example si Ali Ayala Land Incorporated and Mega World Corporation. So, yan ang ating gagamitin sa ating example. Pag tumingin ako ng mga data sa PE ratio at yung EV EBITDA, dito ako tumitingin sa Wall Street Journal. Site yan. Pwede nyo i-type yan na site. So, titingin tayo muna sa Ali. Dito tayo sa ratio and margin. Yan natin. PE ratio TTM, trailing 12 months. So, sa Ali, ang PE ratio niya is 24.19. Tapos, yung EV EBITDA niya, 17.7. Dito naman kay Mega World tayo. So, Mega World, ang PE ratio niya, TTM, is 11.68. Ang EV EBITDA ay 10.82. So, sa mga data na yan, ang undervalued ngayon is si Mega World. Meron pang ibang pwedeng tingnan na valuation. For example, titingin tayo sa gross profit margin. Dapat ang gross profit margin ay above 15. So, dito sa Mega World, 46.74. Tapos, sa Ali, ang 36.85. So, meron pang isa. Itong ano, current ratio. Dapat current ratio greater than 1. Ito naman para titingnan yung health ng company. So, wala dito, no? Current ratio. Wala. So, dito tayo sa kay Mega World. Meron yata dito si Mega World 3.44. Kung walang data dito, pwede rin tayo tumingin sa ano, sa MSN Money. Meron naman dito sa tingin nga, i-type mo lang dito yung quote. Yan. Magka-diferensya sila sa ano dito, kaunti lang naman. Pero di ko alam kung updated ba, kung sinong updated sa kanila. Kasi ito, fiscal year end to eh. Na-update to every year end. Ito si MSN Money. Kung dito tayo titingin, kay Mega World, sa gross margin ni Mega World, 56.3. Sa WSJ na site, ang gross margin niya, 46.74. Anyway, basta above 15 yung gross margin. So, dito na lang tayo titingin sa MSN Money, sa mga ganitong klaseng data. Ang current ratio dapat above 1, di ba? So, dito sa kay Mega World, ang current ratio niya is 2.69. Titingin naman tayo kay Ali. Yan. Key statistics. Yan. Gross margin ni Ali, 34.93. Sa WSJ, kanina sa site, ay 36.85. So, pwede rin konti lang na pang diferensya. Basta above 15 siya. Healthy ang company. Current ratio niya is 1.21. So, above 1. Okay siya. Sa dividend yield niya, dapat ang dividend yield ay 4 to 7%.
So 1.25% lang at least my dividend. Si Mega World, dividend ni Mega World 1.16%. And then yung PB ratio dapat less than 1.5 para ma-considered na undervalued. Si Mega World 1.1, so undervalued si Mega World. Si Ali naman, ang PB ratio niya is 3.89, so bali overvalued si Ali. Pero yung analyst recommendation ni Ali ay buy. Ang target price niya sa isang taon 45.8. Tingnan natin kay Mega World. Mega World, sa analyst recommendation ni Mega World, sell. Tapos ang target price niya for 1 year 4.4. So ibig sabihin ang current price ni Mega World is 4.65, tapos yung recommendation ng analyst is 4.4, kaya sinasabi ng analyst na ibenta na kasi overvalued na siya sa kanyang analysis. So depende yan sa analyst. Sa mga traders, kaya hindi sila nagpa-fundamental analysis yung mga mostly retail traders, kasi yung fundamental analysis hindi na nagtutugma sa price, di ba? Price expectation, wala nang overvalued, wala nang undervalued. Kasi lalo na pag na-hype yung isang company, talagang tataas yung price niya. So, i-recap natin, dapat yung PE ratio, i-compare mo sa ibang stock within the sector. Kung sinong pinakamaliit na PE ratio, siya ang undervalued. Sa EV, EBITDA, ganun din. Kukompare mo sa stock within that sector. Kung anong pinakamalit na EV, EBITDA, siya ang undervalued. Sa gross profit margin, dapat greater than 15. Sa current ratio, dapat greater than 1. Sa dividend yield, kung meron mas yung dividend, okay na siguro. Pero kung mas malaki ang dividend, mas maganda, 4% above. Tapos sa EV ratio, dapat less than 1.5. And then yung return on equity rin, dapat greater than 10 to 15%. Tapos yung debt to equity, yung utang, less than 0.5. Meron makikita dito yung ano, return on equity. Yan o. Diba? So si Ali, 15%. Ganda ni Ali, no? Kaya buy siya. Si Mega World, yung ROE niya. Yan, 9.56. So, ang ROE dapat 10 to 15%. Tapos, yung debt to equity ni Mega World, okay siya. Ibig sabihin healthy. Meron din akong alam sa pag-calculate ng intrinsic value ng isang company. Ang tinatawag nito ay yung Graham number. Kasi si Benjamin Graham, yung nag-invent nito is the father of value investing. Ginagamitan lang niya ng constant na 22.5. Book value per share times earnings per share times 22.5. Tapos square root. Nakuha niya yung 22.5 kasi ginagamitan niya kasi yung PE ratio. Dapat hindi lalagpas sa 15. Dapat below 15 yung PE ratio niya. Tapos, yung PB ratio dapat hindi lalagpas sa 1.5. Kaya ganun. So, example tayo sa Mega World. Calculate natin. Intrinsic value. Ito lang tingnan natin. Book value per share. PE ratio. Saan yung PE ratio? Hindi. Earnings per share pala. Sorry. EPS. Okay. 0.39 times 4.17 times 22.5 square root 6.05 ang aking Graham number. Ang sa analyst 4.4, ibig sabihin pwede pang bumili sa aking number, pero hindi maganda tong ano, kasi mas maganda to sa analyst. Ginagamitan nila ng mga formula ng DCF at saka DDM. Sige, sa susunod na video magtatalakay tayo about candlestick patterns. Good night!